narito na naman ang inyong chef, Peritera Makata. Gagawa tayo ngayon ng Biko! Isa sa pinakamasarap na dessert ng mga Pilipino. Paggawa ng latik, pagsama-samay ng dalawang latay ng coconut milk, isang cup ng brown sugar at vanilla extract, 1 teaspoon. Isain naman natin ngayon ang ating milky. So, dalawang cup na glutinous rice at isang latang coconut milk, isang cup ng tubig, at lagyan niya na rin ng pandan leaves para mas mabango siya. Hayaan niyo lang kumulo yung latik hanggang sa maging malapot siya. At kung ang inyong sinain naman ay malapit na maluto, hinaan nyo lang ang apoy para hindi siya magtutong. Pero minsan yung iba gusto nila ng may tutong, kaya depende po sa inyo. So yan. So aantayin nyo lang talaga yan. You know guys, ang sikreto talaga sa pagluluto ng Biko ay patience. Kailangan mahaba ang pasensya mo. Hindi ka nagmamadali dahil habang lumalapot siya at habang nariging sticky siya, mas masarap, mas maganda ang resulta dahil hindi malambot ang mixture niyo ng Biko. So yan, halo-halo. Masakit sa kamay pero ang resulta nito maganda. So, kailangan talaga pasensya. Dapat ang pangalan ng Biko, pasensya. Ayan. Ayan. Malapot na ang ating latik. So, tanggalin na natin yung pandan. Ayan. I-ready na natin. Kadalasan, ang sinaing ang inilalagay sa latik. Pero dahil sa mas malaki ang aking kaldero, yung syrup na, yung latik na aking ibinuhos. Yan. Hinay-hinay. Huwag mo na ilahat. So, tantya-tantyahin nyo rin. Sige, halo-halo. Kasi pag nasobrahan ang latik na lambot, so, pakikiramdaman nyo lang. Actually, ang estilo kasi ng pagliloto guys, hindi according sa recipe. Yan ang sikreto. Kasi andun pa rin yung ano mo, yung mata. Sabihin yung sa tansya at sa actual pa rin. Isang ano yung klase ng glutinous rice. So depende. Nasa mata mo pa rin. So ako, hindi ako nagdidepende sa recipe. Siguro yun yung sinasabi na ano mabay, experience mo sa pagluluto. Importante pa rin yung ano mo, yung sound judgment mo sa ginagawa mo sa pagluluto. Yan. So dahil nakita ko siya na medyo ano, medyo hindi pa gaano covered yung lahat ng sinaing. So edi nagdag ko na lahat. Sarap kasi yung ano, yung bawat grano ng bigas eh. Andun yung ano niya, yung tamis niya. Ayan. So usually yung iba mga hindi ano, yung mga walang tiyaga, pag nahalo na yung latik, okay na. Ako hindi. Kailangan yung dumidikit talaga siya sa ano, sa kaldero, dun sa put na, sa ano ng kaldero, sa ilalim. Kailangan talaga ng ano siya. Tsaka yung ano dyan, ang sekreto dyan sa Biko, guys, ano, kailangan yung nahihirapan ka ng haluin. Nahalo mo pa siya, hindi pa yun. Sabi sa inyo, patience. So,
Halo, 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 halo. Pag hirap na hirap ka ng haluin, dumidikit na talaga. Hindi mo na siya hindi mo na siya maniobra ng paghahalo. Ayun na yun. That's it. So, kailangan dito mahaba ang oras mo. Kasi kung nagmamadali ka, para lang siyang kanin na may sabaw. Sabi ko, hindi ganun. May secret pa pala yung father ko. Dun sa latik, nilalagyan niya ng luya. Since wala akong luya ngayon. Pero mas masarap ang resulta na may luya. Tapos bago mo yun ihalo, tatanggalin mo yung luya para hindi makain. So ayan, hindi pa o, nahahalo ko pa eh. Hindi pa yan. Sige. Patience, patience, patience. Lumapit ka, patience. Ayan. Sige, halo pa rin ang halo. So, hindi lang ako ang nagbibigay ng pasensya sa paghahalo. Pati kayo rin na nanonood. Habaan nyo na rin ang pasensya nyo sa panonood. Ayan. So, napapansin nyo, medyo na. Pero hindi pa rin yan. Hindi pa rin yan. Kailangan nyo hindi na siya na halo. Yan ang sikreto na binigay sa akin ng mga matatanda. Dahil hindi na malakas ang kanilang mga kamay, ano, di ako ang pinaghahalo. Ako po, alam nyo yun yung parang umiiyak-iyak ka na dahil sakit na yung kamay mo, sabihin sa'yo ng lola mo. Hindi pa rin. Ayan. Siguro dahil sabi ko, dito na practice ang aking pagiging pasensyosa.
Para sa akin, ang biko pa rin ang pinakamasarap. Kasi ano eh, masarap talaga siya. Walang katulad. Na-try ko na magluto ng sapin-sapin. Mga puto. Ababa. Kasaba. Pero ang biko, alam nyo, kapag ka naluto nyo ng maayos, magtatagal kahit na isang linggo eh. Lalo kung ano, yung ang gamit natin eh, yung toong gata. Ayun, naglalangis kasi. Iba-iba ang resulta. Tapos, depende rin sa gata. Merong gata na mabango. Itong nandito sa abroad, hindi ko maamoy na kalibasa. Iba pa rin yung gawa sa atin. Tsaka sinubukan ko na gumawa ng latik galing dun sa lata. Hindi, iba pa rin yung grano. Iba pa rin yung lasa, yung sarap ng galing sa natural na niyog. Pero kasi nga nagki-crave din kami dito sa abroad ng mga lutong mga native kakanin. So no choice kami kundi gumamit ng lata na nagkato. Nakukunatok. Iba pa rin yung nasa sariling bayan. Iba pa rin ang pagkain natin doon. Kagaya ko, alam ko na yung mga lasa. Sabi ko talaga na wala pa rin makakapantay sa sarap ng pagkain natin sa Pilipinas. Medium level na tayo. Kala nyo, tapos na. Sana nangalahati pa lang tayo ng hinahanap kong ang aking hinahanap na lagkit. Kaya nga siya tinawag na may lagkit. Okay, halo. Alam niyo guys, ang biko, mas masarap siya. Kapag nagagawa mo ay square-square mo siya. Kasi guys, dahil nga sa na siya, malapot at saka pwede mo siyang iporma. Kasi dati may nabibili ako na biko. Mariosa. Para lang kanin na may sabaw. Ilagyan lang ng nag-ibay. So, hindi yan. Muna ko tinitignan yung texture niya. Yung kulay. Ay, mas masarap, mas maganda yung kulay na mas dark siya. Hindi maputla. Tapos meron sa Cebu, ang style naman nila sa Cebu, nilalagyan nila ng ng tapol. Kulay violet. Nilalagyan nila lang violet na glutinous rice siya na malagkit siya na kulay violet. Ganda. Saka mas mabango. Kaya lang yung tapol na yon, may mga pag kinain mo siya parang merong mga grano na hindi makakain, matigas siya. Meron ako nasubukan sa Cebu guys na kinugay. Matigas na asukal. Siguro kalamay ang tawag sa Luzon. Yung buo-buo siya na asukal. Ay, ang ganda ng resulta. Napaka-dark. Tapos iba yung lasa niya. Ngayon nga, nag-experiment ako. So, ang ginawa ko, nilagyan ko ng tapol, nilagyan ko ng kinugay na sugar at saka luya. The best. Yun ang the best. Heaven yun. Grabe. Ayan. Ba't ako nakaisip magluto ng biko? Kasi binigyan ako ng kaibigan kong si Lainey ng pandan. Sabi ko, bago ko to itanim,
Sayang naman yung mga dahon, malalanta rin naman ano. Kaya ang ginawa ko, muli ako kagad ng ingredients ng pambito. So ngayon, bago malanta, no, gagawin ko siyang pangdekorasyon. Titira ko lang yung stem para pang ahit. So, guntingin natin. Kasi magiging ano din siya, kapag tinanim ko siya at maraming dahon, yung nutrients na pupunta lahat sa dahon, so hindi makakakonsentrate yung paglaki niya, yung pag-adapt niya sa lupa. Mabuting bawasan ko na muna. Mahal to eh. Mahal ang pandan dito. Buti na lang to kaibigan ko nakapagtanim. Ayan. So, habang piniprepare ko itong mga dahon na to, ay inaano ko na magkaroon ng tutong dun sa biko natin. Kasi kung uhugasan ko siya ng tubig, eh, mapapanis ang biko natin. Ayan, tinanggal ko na muna yung mga lanta na yung mga dulo niya. Ayan. Gagawin ko siyang ano, gagawin ko siyang design sa plating mamaya. Kasi iba rin ang lasa kapag ilagay ko siya sa rep at ano, i-freezer. Iba rin. So, maganda. Make use ko na lang yung ano. Para kasi pagka inilatag ko yung mainit na biko, yung amoy niya mapunta sa nilutong biko. Inalasan ko siya isa-isa ang dahon ng pandan. Malinis. Kasi kung babasain ko siya, mapapanis yung biko natin. So, pinunasan ko lang siya maigi. Papansin nyo ba? Oh, medyo nahihirapan na akong haluin. Ayan. So, tingnan natin kung may tutong na. Meron na siyang body. Diba? Ano na siya? Makunat na. Ayun na. Makunat na. Para ko muna siya, guys. Lagyan nyo ng calamansi. O, dito sa abroad ay lemon. Ayan. Ilalatag ko na siya. Bira ko lang sabihin yung secret ko, hindi nga sabihin ko na sa inyo. Maglagay kayo ng calamansi dun sa lat habang nililuto. Yun ang magpapakunat pag hinalo nyo na. Nga, wala na ako secret! Bumigay din ako sa dulo. Ayan, so, nilatag ko na yung ano, pandan leaves. Ito yung flavor niya, didikit yan sa mainit na biko. Ayan. Ayan. Wala kasi ako na dahon ng saging. Okay din yung dahon ng saging. Pero this one, try ko to, bago para sa akin to. Ayan. Hindi pa rin ano, no? Aba ng pasensya, no? Hindi pa rin sumusuko sa paghahalo. Ayan. Yeah. Ito na tayo.
ilagay na yan. Ayan, ata mo kahit sa sandok ay nabob. Ang sarap. Usok-usok pa. Ayan. O, diba? O, sa hinaba-haba ng prosesyon eh, no? Simbahan din ng tuloy. O, ayan. O, diba? Usok-usok. Ayan ang ating dito, guys. At yung makunat na, no? Lalo na pagka lumamig yan. Nako po. Sobrang sarap niyan, guys. Ayun, yung lahat ng bagay na pinaghihirapan. Masarap yan. Lahat ng bagay, kumbaga sa tagumpay, pag pinaghirapan mo, masarap namnamin ang tagumpay. Pag binigyan mo ng effort, tsaka pinagbuwisan mo ng dugo at pawis. Yan, guys. Masarap namnamin yung ganang klaseng tagumpay. Kagaya ng biko. Ayun nga, ganun nga. Nihalin tulad ko ang buhay ko sa paggawa ng biko. Marami kang hirap na pagdadaanan. Kakapagod, haluin. Sakit na yung kamay mo. Pero guys, mamaya tikman natin to. Tikman natin ang resulta ng ating sakripisyo. Okay, yan. Sige. Actually, maganda rito kung ano, kung merong ano, ang pinali kasi nito dapat para maporma mo, lalagyan mo ng langis ng niyog. Yung langis ng niyog, yung pinag-anuhan mo dun sa latik. Eh, kung may ano, hindi ko rin type, kaya hindi ako gumawa ng latik, guys, kasi hindi ko rin gusto yung lasa. Galing sa lata. Masisira lang yung mood ko. Kaya I decided na wag na. Pero kung kayo nandyan kayo sa Pilipinas na nanonood ngayon, gawa kayo ng latik, tapos yung langis niya, ipahid niya, final ano touch niya. Pahid niya yung latik, tapos yung latik na ano, ibudbud niyo sa ibabaw. Yun ang magiging ano nyo, final ano, decoration nyo, yung latik. But since, wala akong ginawang latik, ayan, so ito na lang. Ayan, kuportehan ko na. Kasi minsan ang pagkain kasi mas sumasarap sa presentation. Yun natutunan ko sa culinary. Masarap na siyang tignan at the same time, masarap siya sa pagkinain mo na, pero nakakadagdag talaga ng appeal ng pagkain ang presentation. So since wala akong natik, mas maganda sana ang presentation ko, pero ito dinaan ko na lang sa pandan leaves. So unusual na gumamit ng pandan leaves as ano, decoration. Alam yung masarap na ano nito, ka-partner dito. Tsaa, kape, kaping barako, o kaya tsokolate. Huwag nyo lalagyan na asukal kasi matamis na to eh. Plain lang. Plain na tsaa, plain na kape, at saka plain na tsokolate. Sugar. Okay na to. Alam nyo kung kailan to masarap kainin? Kinabukasan, sa umaga. O, luto nyo na siya sa hapon, no? Ang pinaka the best na kainin to, umaga. Breakfast. Ah, syempre, merienda. Ganun. So, mas mapoformo ko sana to siya kung meron akong langis ng niyog. Eh, sige na lang, ganyan na lang. Ayan. Ano? Gusto nyo na ba ang tikman? Ayan. Yan na itong resulta na ating
paghalo ng pagkatagal-tagal. Ito ang itsura niya. Hindi ang hirapan. Ayun, wala akong ano eh. Nai-imagine ko kung nilagyan ko ito ng labi. Super sarap. Sarap na ka uwi ng Pilipinas. Uwi na nga ako ng Pilipinas. Hindi ko ma-achieve yung lasang hinahanap ko dito abroad. Okay na dyan sa Pilipinas, ano, enjoy nyo po. Enjoy nyo po ang pagkakataon na nandyan lahat sa atin ang mga natural na sangkap. Dito nihihirapan kami. Hirap kami dito. Ayan. Ayan. Hindi ko na masyadong pagandahin. Ganda na lang. Ganda na ang design. Ba, o kitang-kita, no? Kitang-kita talaga nagyayakap ang Arnival at saka ang Malagkit. O, bongga, no? Ayan. Tikman na natin. Kap dito cha, kape. Late. Ayan, at eto na ang ating bikong makunat. Masarap. At pinagpagura nating gawin. So, hanggang sa muli, ito pang inyong Beriterang Makata nagsasabing, live your life to the fullest. Bye-bye!